Kamusta last Sunday? Yes. So, hindi tayo napigilan ng ulan, di ba? So, pabuhay pa rin at pasasalamat sa Panginoon for our fruitful and victorious na 11th anniversary celebration. So, lahat po tayo ay na-bless. Mga kapatid, muli po tayong tumayo for our declaration of faith. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Once again, Panginoon, we thank you for today, for this morning you've given us, Panginoon. Salamat sa pagdala mo sa amin, sa bawat isa, Panginoon, narito, Lord God, save themselves sa iyong bahay-bahay. At Lord, sa umaga ito, we humble ourselves before you. We're asking for your forgiveness for all our sins and shortcomings, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ihanda mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan para sa iyong mga salita na ihahayag. At Lord, sa iyong servant na gagamitin mo, Panginoon, nawa, Lord God, ay ang katakilaan at kabutihan mo lang at katapatan mo siya makita sa kanyang buhay, Panginoon. Tago mo siya sa iyong likuran, tangi ikaw lang po ang maitaas at maitamahal, Panginoon ko. Gamitin mo nga lang po ang kanyang mga lalabi bilang tagapagpahayag na iyong mga salita sa umaga nito. At Lord, sa mga makikinig, Panginoon ko, tulungan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa na hindi lang sila maging hearers, kundi maging doers din, Panginoon, ng iyong mga salita. Thank you, O God, to your highest glory, honor, and adoration. In Jesus' name, Amen. Sige po, pwede naman tayo magpupo. So, may tanong ako, mga kapatid. Sino dito yung may mga mamahaling bag or shoes? Or damit? So mga kapatid, tuwing kailan natin ginagamit yung mga yun? On special occasions, tama? So mga nanay na narito at sa mga nanay natin, tuwing kailan nilalabas yung magagandang utensil sa bahay? Yes, ma'am. Or siyempre, pag may mga special na occasion, di ba, kaya po ng kanilang sagot natin. So, bakit ko natanong ito, mga kapatid? Makibukas po tayo sa 2 Timothy chapter 2, verses 19 to 22. Nakalagay po dyan is English, New Living Translation, pero basahin ko po sa inyo in Tagalog. Verse 19, ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Verse 20, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. Mayyari sa ginto o pila at mayroon din namang yari sa kahoy o puti. May ginagamit para sa mga tanging umasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Verse 21, ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Verse 22, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, salip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, mapayapa at kasama ng mga taong puso, may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. So mga kapatid, ang text po natin for this morning is matatagpuan pa rin po natin dun sa 2 Timothy. Gaya po ng ating key verse this month. So mga kapatid, a vessel. Ano po ba yung vessel? So ayan po, be a vessel for honorable use. So sabihin mo sa katabi mo, be a vessel for honorable use. So ano ba yung vessel or sisidlan, mga kapatid? So ito po is metaphor na ginamit. It is referring to a person that is receptive and ready to be filled by the Spirit and the power of God.
So it refers to the man or woman God has chosen to honor or bring glory to His name. So mga kapatid, for these students, anong lesson yung three stages of salvation? So mga kapatid, mga kagaduhin ng 4G at nag-aaral ng 4G, sa anong bagay tayo inihalin tulad ng Panginoon? Na ang sabi is, kinuha daw tayo ng owner or yung master, tapos nilinis tayo. After linisin, ibabalik po ba tayo doon sa lugar kung saan tayo nalumihan? Hindi na. So the second stage of salvation is sanctification, right? After the justification. So mga kapatid, we are like doon po sa Isaiah 64 verse 8. And yet, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are the potter. Next slide po kaya. We all are formed by your hand. So mga kapatid, God as creator forms us as the master father, potter forms vessels. So naniniwala po ba tayo mga kapatid na lahat tayo ay nilalang ng Panginoon for a certain purpose? Sabihin mo sa tabi mo, you have a purpose. So mga kapatid, di ba? Hindi lang po ang buhay natin is about kakain, tutulog, magtatrabaho, kakain, tutulog, magtatrabaho, magigising, magtatrabaho, and other is leisure. But we have a certain purpose. So mga kapatid, how can we become vessels for honorable use? Paano ang buhay natin ay magiging isang kagamit-gamit for honorable use? First, choose what we want to contain. Ang ibig sabihin nun, kasi isang vessel or isang sisidlat is defined what it contains. Paano mo malalaman na itong sisidlang ito is lalagyan ng perfume? Ano dapat ang laman? Siyempre perfume. Diba? Kung ang sisidlan is, ang laman is cooking oil. Ano dapat laman? Yes. So, ibig sabihin, a vessel is defined of what it contains. So, sa Philippians chapter 4, verse 8, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. So mga kapatid, ngayon na tayo Kristiyano na, ano na ang laman ng isipan natin? Yung mga ini-entertain natin thoughts. So sabi ng Panginoon, dapat naka-fix na po yung thoughts natin doon sa mga bagay na true, honorable, right, pure, lovely, and admirable. Dahil ba mga kapatid? So ibig sabihin mga kapatid, tayo bilang vessel, we are responsible for what gets poured into us. Responsable tayo kung ano yung ilalaman natin sa buhay natin. Kapatid, pinipili na ba natin ngayon kung anong papanoorin natin? Anong babasahin natin? Anong papakinggan natin? At anong titingnan or tititigan natin? So mga kapatid, naniniwala po ba tayo na eventually what is poured into us magiging ganun tayo? Subukan mo manood ng mga cooking show. Yung mga pagkain ng lagi mo titignan na pictures. Ano yung tendency? Ay, di ba, maglalaway ka, tapos mag-grave ka, no? Tapos sabihin mo, maghahanap ako dito, kaya lulutuin ko to. Di ba, ganon? Subukan yung manood ng Tulfo. Ano yung mararamdaman nyo? Oo,
magagalit ka na, maiinis ka na. So mga kapatid, nagigets po natin na kung ano yung ating, di ba, pinupor sa ating sarili yun, eventually magiging ganun tayo. Di ba? So sa Colossians chapter 3 verse 12, since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted, mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. So yun na dapat mga kapatid yung naghahari sa atin. So tanungin mo ang sarili mo, evaluate mo, tender-hearted ba? Or meron na bang tender-hearted mercy sa akin? Yung kindness ko ba, lumilevel up? Yung humility ko ba? Yung gentleness na so much struggle ako. Lalo na yung patience. So mga kapatid, yan po. Yan daw po yung ating pagsumikapan na mapayain na sa buhay natin sa araw-araw, mga kapatid. At sabi ko, a vessel unto honor must be clean at all times. It cannot afford to be defiled. So, ibig sabihin mga kapatid, tayo bilang vessels po, we must know what can defile us. Ano ibig sabihin ng defile? Yung madungisan tayo. Para mag-able tayo to avoid them. So mga kapatid, isang halimbawa ay si Daniel. Sa Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. So, ano na lang yung kinain ni Daniel at saka ng friends niya? Sa halip na yung food na pinapahay sa kanya ng king. Nabasa niyo na ba ito? Diba? Vegetables and so, ibig sabihin mga kapatid, si Daniel and his friends, sino yung tatlong friends ni Daniel? Shadrach, Meshach, and Abednego. So, sila mga kapatid, they resisted being corrupted by the pagan culture of Babylon. Kasi yung hari, ang gusto is yung tawin na sila yung mag-isip, kumain, manamit is maging parang Babylonian na sila. So alam naman natin ang mga Babylonian is sila po ay sino ba yung sinasamba nila? Di ba mga Diyos-Diyos? Not the true living God. So mga kapatid, yun po. Nawa po, as a vessels, we must be clean at all times. Pag sumikapan po natin maging malinis sa harapan ng ating Panginoon at all times. Secondly, how can we be a vessel for honorable use? Meditate God's word day and night. So ano yung first verse na nilalaman ito? Meditate His words day and night. Joshua chapter 1 verse 8. Study this book of instruction continually. Pakibasa mga kapatid. Meditate day and night. Mga kapatid, sino sa atin ang nais na maging prosperous? Amen. Sino sa atin ang nais maging successful? Amen. So ito lang po yung guide natin in our daily lives. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. Para ano daw po? Para maging sure tayo na nasusunod natin kung ano yung mga nakasulat dito. So, paano mo malalaman kung ano nakasulat dito kung hindi mo pag-aaralan at hindi mo babasahin? Sabi sa Psalms 119 verses 15 to 16, pakibasa mga kapatid. So, mga kapatid, ano na ba yung ways natin ngayon sa ating pamumuhay? Yung ways pa rin po natin? Or yung wisdom ng Lord. Sabi po, yung ating daw pong kagalakan dapat nandoon na po sa
masunod natin yung tuntunin ng Panginoon at huwag nating makalimutan ang kanyang mga salita. Sa Psalms 1 verse 2, "But they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night." So, tuwing kailan mo po binubuklat ang iyong faith book? Hello, wala nang sumagod. Day? Night? Every Sunday lang po, sis. Sa Proverbs chapter 4, verses 20 to 22, "My child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Don't lose sight of them. Let them penetrate saan? Deep into your heart. For they bring life to those who find them and healing to their whole body." Papapansin ba natin, mga kapatid, na sa tuwing nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng panibagong kalakasan, motivation, encouragement. Tapos pag marami tayong katarungan or pag broken-hearted tayo, sino na nakaranas sa broken heart? Mag-broken heart? Mga kapatid, nandito lang po yung makapagbigay muli sa atin na encouragement. So thirdly, be in the right company. Anong ibig sabihin? Choose your friends carefully. May kasabihan, alam natin ito. "Tell me who your friends are and I will tell you who you are." Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33, "Don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character." Ikaw na mabait, subukan mo sumama sa barumbalo. Pwede ikaw ang ma-influensyahan. Pwede ikaw ang maka-influensya or pareho, no? Both ways, di ba? So mga kapatid, piliin daw po natin yung tamang makakasama. Tamang sasamahan. Sabi sa Proverbs 13 verse 20, "Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get into trouble." So ito po is, in a sense, wise sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Kung ano yung salita niya, kung ano yung mga tuntunin niya. And fools, kapag po sa kanila tayo sumama, we get in trouble. So naalala niyo ba yung kabataan niyo na ang mga gawin niyo ay mga taliwa sa dapat? Diba? Diba mga, tapos yung mga kasama natin, siyempre, kung sino yung mga nalilibre sa atin, sasamahan. Okay, sa Proverbs 22 verses 24 to 25, "Don't befriend angry people or associate with hot-tempered people." Huwag na tayo makipagkaibigan sa mga tao magagaliting. At huwag na tayo makihalubilo sa mga tao maiinitin ang ulo. Tingnan mo yung katabi mo. Magagalitin ba yan? Maiinitin ba yung ulo niyan? Or you will learn to be like them and endanger your soul. Binalaan mo. Hindi kasi mga kapatid, totoo naman, di ba? Diba? Mapapansin ba natin, napapansin po ba natin na kapag ang mga malimit nating kasama is mahilig kumain or mahilig magluto, so alam niyo na yung resulta, di ba? Pag ang lagi nating kasama is expression na yung pagmumura, ano na kaya yung magiging salita natin the following days? Kung ang
gawin ng mga lagi natin kasama ay magliwaliw. So, ano na kaya yung talagang na-enjoy natin? So, di ba mga kapatid, let us be in the right company. Sabi po sa mga awit, chapter 1, verse 1, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Pwedeng makisama, pero huwag makisama. Tama mga kapatid, lalo na po sa mga, siyempre sa mga gusto nating i-win para sa Panginoon. And the fourth one is, basahin po natin ano yung pang-apat. Continually strive for a life of holiness and purity. Manatili daw po tayong nagsusumikap para magkaroon tayo ng buhay na banal at malinis. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verses 20-21, but in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. So mga kapatid, ang ating pong buhay ba mga kapatid, or yung uri ng pamumuhay natin sa kasalukuyan po ba is masasabi na natin na kada gamit na sa Panginoon. So, kung tayo nagpapagamit na sa Panginoon, masasabi po ba natin na we are worthy to be used by our God. Our lives to be used by our God. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verses 14-16, as obedient children, not conforming yourselves to the former lust, as in your ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. Napakahirap maging Kristiyano, tama ba mga kapatid? You have to separate yourself apart para masunod mo yung kalooban ng Lord. So, mahirap na kakaiba. Kakaiba ka. But in a good way, mga kapatid. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 7, for God did not call us to uncleanness, but in holiness. So, mga kapatid, tayo ay nilinis na ng Panginoon. Pinatawad na yung mga kasalanan natin. We are called in holiness. Sabi sa Psalms 19 verse 14, pakibasa mga kapatid. So mga kapatid daw, dapat daw po ang words na mamumutawi sa ating mouth at yung mga matatagpuan ng Lord sa puso natin, be acceptable in His sight. So tayo lang po ang mga kasagot mga kapatid, kung yun nga ba ang mga sinasabi natin at laman ng ating mga puso ay acceptable sa ating Panginoon. So sino ba po ang isang example ng vessel of honor? Sabi sa Acts chapter 9 verse 15, but the Lord said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. So sino mga kapatid po ang tinutukoy ng Panginoon dito? Si Saul, na tinawag na Paul or si Apostol Paul. At ito'y sinasabi niya kay Ananias. So mga kapatid, let us
desire to be a vessel for honorable use. Sabi po sa conclusion, becoming a vessel of honor is all about setting yourself apart for God to prepare you and use you for His glory. Mga kapatid, nawa po ay ang ating mga buhay ay ialay natin sa Lord to be used for His glory. So alam na po natin kung paano. Diba sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 21, therefore if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Paano po ba natin tinitingnan ang ating mga sarili o ang bawat pagkakataon na tayo ay ginagamit ng Panginoon? Bago natin gamitin yung shoes na mamahalin, o kaya yung bag na mamahalin, o kaya yung damit na mamahalin, so dapat ano yung ating mini-make sure? Diba, maganda pa rin siya, malinis. Diba? At karapat dapat gamitin. So, ganun din mga kapatid ng buhay natin. Become a vessel of honor or dishonor is a choice we have to make. So, nasa sa akin po yung mga kapatid. Let us desire and strive to be vessels for honorable use by our God. Sige po, tayo po ay tumukan, manalangin. Aming Diyos na pagpangyarihan sa lahat, Diyos na nakakarinig at nakakita, Diyos na buhay at tapat kailan pamansan yung mga buhay. Lord, maraming salamat po sa iyong mga salita na iyong ipinahayag sa umaga ito, Lord God. Thank you, Lord God, for teaching us once again, Lord, how to live a holy life, Lord God, how to become vessels for your honorable use, Lord God. We pray, Panginoon, ang lahat ng aming natutunan sa umagang ito, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, na i-apply ito sa aming mga buhay, Lord God. Kunin nga, Panginoon, ay hindi madali ang sumunod sa iyo, Lord God. Hindi madali, Panginoon, ang sumunod sa mga tuntunin mo sa kalooban mo, Lord God. Lalatingin sa mga ipinapagawa mo, Panginoon. For the purposes, Lord God, na nais mo sa buhay namin, Lord God. But Lord, we thank you, Lord God, dahil patuloy po kami pinapaalalahanan through your words, Lord. Through the lives ng mga nakakasalamuhan natin, namin, Panginoon. Patuloy, Lord God, na kami yung tinuturuan. Patuloy, Lord God, na kami yung itinutuwid. Patuloy, Panginoon ko, na kami yung inuhubog sa kung ano po, Panginoon, ang kalooban mo sa bawat isa, Lord God. Salamat, Panginoon, at patuloy, Lord God, na dalangin namin, tulungan mo kami na mabuhay na nga ayon sa iyong kalooban. Mabuhay kami, Panginoon ko, na may mag-inis na puso, Panginoon. And with a whole life, Lord God. Lord, maraming salamat at sa mga kapatid ko na narito, Lord God. We thank you, Father God, for the lives of each one of us, Panginoon. Lord, we thank you for all the blessings you've given us, for all aspects of our lives, Lord. May you continually bless each one of us, Panginoon. Lalo tingit ang aming mga pamilya, Lord God. We pray, Panginoon, patuloy mong pagbalay at patuloy mong ingatan kami at ang aming mga mahal sa buhay, Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy na sa iyo namin po itinataas ang pinakamataas na pagpuri, pagdakil at paglulhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, ang salita ng Panginoon ngayon, makikita ko sa
John 14:15. Ang sabi dyan, if you love me, obey my commandments. So bakit nga ba nasabi ng Panginoon na if you love me, obey my commandments? Sabi ko, nung nabasa ko itong verse na ito, parang magandang nabigin ko sa exhortation. Kasi iniisip ko, parang gusto kong gawin yung Malakay 3. Pero parang ang Malakay 3 kasi is masyado na tayong, yung palagi na natin naririnig. Hindi na natin, palagi na natin naririnig. Parang naano na tayo, naiimmune na. Pero bakit, nung nabasa ko ito, nung pumasok sa isipan ko, na kung hindi tayo sumusunod sa Panginoon, di ba hirap gawin yung Malakay 3? Diba? Kasi ang Malakay 3, yung sinasabi niya, nakasabi sa Malakay 3, bring all the tithes of thy storehouse so that we will be enough food in my tent. If you do, say the Lord, in heaven's armies, I will open the windows of the heaven for you. I will pour out the blessings to bring you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. So palagi natin inaano itong Malakay 3 na ito eh. O baga, ang Malakay 3 kasi ito yung nagiging base natin na kung paano nga ba magbigay sa Panginoon. Pero kung hindi tayo nag-obey sa Panginoon, kung nagsinusunod lang natin yung Malakay 3, tingin niyo po ba sinusunod niyo yung commandments ng Panginoon? Di ba hindi? Kasi nagkulang pa rin tayo. Di porkit nagbibigay tayo sa Panginoon, nagbabalik tayo ng pasasalamat. Pero, kung sa buong buhay natin, balakad ng Kristiyano, is kulang pa rin tayo, wala din po simple yung pagbibigay natin. Kasi nagkulang pa rin tayo. Hindi porkit nagbibigay ka sa Panginoon, ay masasabi mo na sumusunod ka na. Hindi po. Palagi po po lang natin i-obey yung Panginoon. Palagi natin ipakita sa Panginoon na mahal natin siya, hindi lang sa pagbibigay. No? At sa pagbibigay po ng Panginoon, dito po makikita sa Numbers 18:29, sinabi po yan, be sure, give to the Lord the best portion of the gift given to you. Ibig sabihin, yung mga binabalik natin sa Panginoon, binigay din sa atin. Ang gagawin lang po natin is magbalik lang po sa kanya. Hindi nga po natin, kumbaga pag nagbigay tayo sa kanya is yung nasa puso natin. Kasi kung wala sa puso natin yung pagbibigay, wala din pong pwenta mga kapatid. Ika nga, when you follow Jesus, kailangan po is full, is buo yung pagsunod natin sa Panginoon. Kasi kung hindi man, hindi tayo fully committed sa Panginoong Jesus, ay parang nagsayang lang po tayo ng pagod, mga kapatid. Diba? Parang walang nangyari. Baka magulat ka na lang pagdating ng end of time. Baka sabihin, pagdating ng end of time, hindi ka napasama dun sa mga pinili ng Panginoon na mapupunta sa langit. Baka sabihin mo sa Panginoon, Lord, palagi ako nagbibigay sa'yo. Kumpleto yung tithes ko. Sobra-sobra pa nga eh. Diba? Ang sabi lang sa salita ko, 80%, binibigay ko 50%. Ang tanong mga kapatid, tithes lang ba yung hinihingi ng Panginoon? Diba kasama yung time, talent natin mga kapatid? Ipagamit natin yung sarili natin sa Panginoon. Pero sa lahat ng ito, mga bagay na ito na kinukumit natin sa Panginoon, hindi lang yung treasure natin, is maibabalik din sa ating mga kapatid. Tayo din yung makikinabang. Sabi nga doon sa Deuteronomy 28:2, you will experience the blessings if you obey the Lord your God. So napakalinaw po kapatid ang salita ng Panginoon. Lahat ng nararanasan, lahat ng pag
pag-ubayin natin sa Panginoon, pag-follow natin sa Kanya, is ma-experience natin yung blessings ng Panginoon na ibibigay niya sa atin. So yan lang po yung salita ng Panginoon na binabangayan, O God. Lord, manalangin tayo. Lord, maraming salamat, O God, sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa salita mo na ibinabang mo sa linggo ito, Panginoon. Kiniklaim na namin yung victorious day sa araw na ito, God, dahil nandyan ka na patuloy na nagpapalan sa amin, O God. Lord, patuloy ka na bibigyan mo kami ng blessings sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, narito pa kami sa umaga ito, magbabalik po kami ng pagpapahala ibinigay mo sa amin, O God. Lord, inaalin namin ito para po sa iyong kaparingan, Panginoon. Panginoon, ginagawa namin ito dahil lang napilitan kami gawin itong mga tungkulin natin, Panginoon. Lord, ginagawa namin ito, Panginoon, dahil mahal ka namin, O God. Ang ginagawa namin ito, Panginoon, dahil pinapakita namin yung pagsunod namin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa mga kapatid kong ito na patuloy na nagbabalik ng papuri at nagbabalik ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Panginoon, i-bless niyo kong bawat isa sa amin na patuloy na nagbalik sa iyo ng pagpapalaw, God. Lord, i-bless niyo po sila, Panginoon. I-bless niyo po sa kanila ng 100 volts or 1,000 volts or 1 million volts, God. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na ikaw patuloy na nariyan para sa amin. Sa iyo lang namin, babalik natin pa sa salamat. In Jesus' name I pray. Amen.